today, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cleansing gamit ang Witch Cauldron Black Candle. First, what is Black Candle? At ano ba yung mga kaibahan niya sa colored cleansing candle ng Witch Cauldron? Ang Witch Cauldron Charms ay mga spell-casted item na personalize ang spell. It boosts and creates more luck to its master. So, ibig sabihin, pag-personalize, kung kanina to naka-orasyon o kanina yung persona na niritwalan yung ng bagay o ng item na yun, siya lang yung pwedeng gumamit o magsuot nun. Okay? Ito na, kunyari ito. Kunyari ito yung binili mo. Yan. Ito yung charm na yun. Ikaw lang ang pwedeng gumamit yan. Hindi pwedeng isuot yan ng iba or gamitin ng iba. Pag ninakaw yan sa'yo, wala rin epekto. Kaya, mas maganda yung personalized na item. Tapos, konektado pa siya sa aura mo. Tapos, kung sakali na hawakan niya ng iba o kaya sinadya na batiin dahil may sariling energy yung item na nakaka-attract ng ibang tao, di ba, alam niya naman yan. Madadamot na nga kayo eh. Sobrang ingat niyo, ayaw niyo magpahawak, tinatago niyo na lang. Katulad yung pagkaka-attract sa inyo ng item na yun. Ganun din yung tingin ng iba doon. So sure, hindi may iwasan na mapapansin talaga yan. Pag nahawakan yan o nasuot pang iba, hindi ka naman mamalasin. Kaya huwag kang matakot. Pero, ang Witch Cauldron items kasi, ginawa yan para makapagpaswerte, di ba? Kung yung taong huwawak o bumati sa charm booster mo ay problemado, o kargado ng negative energy, o may masakit na nararamdaman, ihigupin ng charms yung mga masasamang energy sa kanya. Magiging maganda yung pakiramdam ng tao na yun. Or magiging masaya siya. Yung nakahawak ng charm na yan, hindi niya rin maipapaliwanag kung gano'ng siya kasaya nung nahawakan niya. Ganun, o kaya pag nakikita niya, kaya gustong-gusto niya talagang hawakan. Pero okay lang yun, hiyaan niya lang sila kung paraan niyo na yun para makatulong sa kanila. Kahit ganung way lang, diba? Good din naman yun para sa kanila. Pero syempre, yung charm mo, kagado na ng bad or ng negative spirit. Mga jejere, no? Di na lang bumili ng kanila. So, bakit natin kailangan mag-cleansing? Kailangan mag-cleansing para maalis yung negative energy na nahigop ng charm mo. Nakakapag-release pa rin siya ng positive energy para sa'yo. Yun naman yung magiging effect niya. Mapapansin nyo naman kung matamlay o parang mabigat yung pakiramdam or parang hindi na okay yung charm nyo. Regular cleansing is advised. Palagi or kahit weekly kung marami kang kandila or kung marami kang freebies na nakuha, sige, cleanse lang. Kasi kahit hindi mahawakan, may mga negative energy pa rin sa paligid natin na na-absorb nila para maging okay kayo. Alam niyo yun, yung matik na kahit di mo alam. Sige, siya na bahala sa'yo. Ganun siya. Kaya mas maganda pa rin yung may charm. So, ano yung pinakaiba ng colored candle tsaka ng black na witch cauldron candle natin? Sa atin pa rin ang gagaling yung colored, ha? Meron tayo nun. Meron din tayo nung black. Ito yung black natin. Yung colored candle, ginawa talaga yun para sa item ng witch cauldron na may spell. Para mailabas nito yung mga negative energy na dala-dala nila. Kaso guys ha, take note lang, yung kandila lang na may orasyon na galing sa witch cauldron ang maaaring gamitin na pang cleansing nun. Meron din kasi kaming nilabas na singing bowl dati, limited edition. Pero hindi ko kasi alam kung mahahawakan din ng ibang tao yun or masasalinan din ng ibang energy yung cleansing candles. Kaya konti lang yung nilabas namin. Syempre, pag may nag-cleanse, minsan yung iba natutuwa, gagamitin, ganun. O kaya naiban mo yung cleansing bowl mo dun sa labas na paglaruan, ganun. Pwede kasing malipat yung ibang energy dun. Kaya mas minabuti kung ang pang-cleansing natin more on candles. Although yung mga nauna namang nilabas na singing bowl, good pa rin naman yun. Mas proven na mas effective lang kasi talaga yung mga candles natin. At yun ang pinagkaiba ng black tsaka ng ano, ng colored ha, mas mahal lang talaga yung black kasi yung black candle naman, banishing candle, wishing candle, pantaboy ng malas, space and aura cleanser siya.
Meaning, hindi lang ito yung kine-cleansing niya. Hindi lang yung item, ha? Pati yung tao, tsaka yung lugar. Kunyari, ako yung nag-cleansing. Maki-cleanse niya rin ako. Lahat ng negative na bit-bit ko sa katawan ko. Ganun. Kung magsisindi ka ng black candle, dapat ganito, ha? Step by step. Pumili ka ng lugar na tahimik at walang tao na makaka-interrupt sa gagawin mo. Pwedeng sa sala, kung mag-isa ka lang, katulad ko, ako mag-isa lang ako ngayon, dito lang sa bahay, walang ibang tao. Pwede ka magsindi sa sala, kung mag-isa ka lang, ha? Kasi, ang inaano naman natin doon, yung iwasan natin doon, may ibang energy na mahigop yung kandila mo. Imbis na yung energy mo, yung bad energy mo, yung makuha niya, baka mahigop niya yung ibang tao. So, parang, hindi naman sasayang, parang, okay lang din naman, kaya lang ikaw mismo, yung meditation mo, hindi siya parang nai-interrupt siya kasi may iba ka nakikita na didistract ka sa mga nakapaligid sa'yo, may maingay, ganun. Kung hindi kayo sa sala, kung may kasama ka talaga, pwede pag bago ka maligo, punta ka ang CR. O yun, siguro naman mag-isa ka lang maligo, diba? So kung sama ang asawa mo, huwag muna isama. Tapos, basta mahalaga dun, walang manggugulo sa'yo. Yung makakapag discussion ngayon ng kandila ng one-on-one, ganun. Yes, sir! So, first, sisindihan natin yung kandila gamit ang posporo. Okay lang din po kung lighter lang na meron sa inyo, katulad sa mga ibang bansa na hindi naman talaga wala silang posporong mabili, ganun. Kung walang-wala ka ng choice, pero mas maganda talaga akong posporo pa rin. So, una, sisindihan natin. Yan, sindihan niya lang siya. Tapos, ipapasok natin ngayon yung mga item na i-cleanse natin, ha? Na, okay lang kung may iba kayong item na gustong i-cleanse, pero eto kasing item na to, itong witch cauldron na kandila natin, personalized na ginawa ang spell nito para sa mga item ng witch cauldron. So, kung may iba kayong item, may iba kang favorite na gamit na gusto mong i-cleanse din, kung feeling mo nakakapagdala yun ng hindi magandang energy sa'yo sa bahay mo, sige, gamitin mo rin pang cleanse to. Isabay mo na, wala namang mawawala eh. Kasi ito, malaki naman yung sakop nito. Pwede to sa buong bahay mo. Kung sa buong bahay mo naman siya gagamitin, i-ano mo lang siya. Tawag dito, sa gitna mo gawin, sa gitna ng bahay. Pwede mapalayasin mo muna yung mga kasama mo sa bahay saglit eh. Palabasin mo lang lahat. Huwag lang ngayon kasi may encob ngayon eh. Kaya mo lang sila sa loob. So, ito, kanyari ito, sample natin. Pasok mo na siya maganyan. Dandahan. Sige, lagay pa natin. Ito, rin na to. May tagpakagagawa ko lang. Lagay natin. Ayan. Tapos, kanyari, ayan, may iba ka pang items. Ilagay mo na lang sa tabi kasi hindi mo naman siya may papasok. Eh. Wala namang butas yan eh. So, ang gawin mo na lang, ilagay mo sa tabi niya. Yung tipong pag hinawakan mo ganyan, di ba mainit? Yung side niya. Di ba yung gilid niyan, mainit? So, lahat yan, masasakop pa rin nung... Kasi itong kandila na to, nag-i-spark-spark to. So, ayan. Yung mga parang talsik-talsik niya, aabutan pa rin naman yung mga nasa gilid. Pero, sa items yun, ha. Mas maganda, mas close siya dun sa item. Mas okay yung cleansing. Kasi mas ma-absorb siya. Pero sa space, okay lang. The more na may hangin, syempre. Breathable, ganyan. Okay na yun. Tapos, pagkapasok mo ng mga item mo dyan, okay na yan. No? Automatic na siya, mag-cleanse yan. Tapos, kausapin mo yung kandila ngayon. Ituring mo siya na isa sa pinakamalapit na kaibigan mo. Sabihin mo una yung hiling mo. Yes, pwede kang mag-wish habang nag-cleansing. Pero one good intention lang. Huwag mo lang hilingin na sana may mangyaring masama sa kaaway mo. Sana madapa yung kapitbahay mo. Ganun. Huwag ka namang hilingan. Ganun yung hiling mo para sa sarili mo na lang. Ganun. Kasi pag may nangyari namang maganda sa'yo, di naman sila damay doon. So, mas okay yun. Tapos,
sabihin mo sa kandila bakit kailan o deserve mo na matupad yung wish mo na yun. Siyempre, dapat i-prove mo. Kasi kung hindi, aba, malamang sa hindi rin talaga. Kung feeling mo lang, gusto mo lang yun, wala, trip mo lang, ganun. Mas maganda kung bukal sa loob mo, kung bakit gusto mo yun, ganun. Sabihin mo siya, i-explain mo yung sarili mo, papatunayan mo sa kanya na gagawin mo lahat para mangyari yung goal na yun, ganun. Kausapin mo lang lahat. Kausapin mo hanggang mailabas mo lahat ng sama ng loob mo, lahat ng gusto mong sabihin, sa kaaway mo, sa mahal mo sa buhay, ganun, yung mga hinanakit mo. Sabihin mo, hindi ka naman i-chismis din. Unang-unang hindi yan nagsasalita, diba? Pero mapapansin mo na gumagalaw yung apoy. Yan, gumagalaw siya, diba? So, pumuputok-putok pa yan minsan. Ayan, ngayon, pumuputok-putok yan. May spark-spark yan. Medyo malayo lang ang video natin. Umiyak ka hanggat gusto mo. Wala namang kaming paki. Sige lang. Go lang. Halal. Ganun. Ilabas mo lahat ng gusto mong ano. Tapos, pag yan, kunyari, example, ganyan, diba? Kunyari, malapit na yung maubos. Tapos, nararamdaman mo na gumagaan yung kalooban mo, medyo okay ka na, or wala ka nang masabi, nasabi mo na lahat, dahil iba, palagi naman nag-cleanse eh. Ang gawin mo, ano, tawag dito, makalimutan ko yung sasabihin ko. Aalisin mo na yung item. Pag malapit na maubos, siguro mga ganito na, ganyan, ganito karan, ka, ano, bago siya masunog, ganun. O kunyari, konti na lang siya ha, aalisin mo lang. Huwag mo lang, kadalasan kasi ganito yung mga nangyayaring ano eh, eksena dyan eh. Kukunin nila yung charm pag durug-durug na. No! Ano yun? Pag nasunog na yung garter, no! Pag pumutok na yung mga beads, no! Ganun. Alam mo yun, iiwan nila yung kandila. Pepe! Na, hindi naman advisable. Ba't mo iiwan eh, kausap mo nga. Alam mo yun? Alam mo yung, isipin mo na ako, ikaw mismo yung may kausap. Tapos iniwanan kita. O sa tingin mo, papautangin kita kung ganun gagawin mo sa akin. Parang ganun lang. Kung pag sa akin, hihingi ka ng pabor, tapos biglang iwan mo ako. Diba? Parang hindi masaya yun. So, hindi dapat natin iniwanan yung mga kandilang kausap natin. Maliban sa, sige, hindi mo na nga naintindihan, pero sa, kahit nagsisway-sway yan, sumasagot nga siya, o umuusok pa, ganyan. So, masagot yan eh, diba? Tama ako. Galing-galing ko. Ayun. Ayun. So, kausapin mo lang siya. Wala namang mawawala. Tapos, huwag mong hihipan. Hintay mo lang siya maubos. Yung iba nito walang natitira. Promise. Pero yung iba, may natitira. Hindi naman lahat ha. Iba-ibang ano yan. Siyempre, magkakaibang energy kayo. Magkakaibang bad vibes yung nahihigop niya, iba-iba. So, may natitira, merong walang natitira. Alam mo yun, yung tipong nawala na lang siya bigla, ganun. Kung may matira man, ano, tawag ito, huwag mo hihipan ha, unang-una hindi hinihipan yan. Hindi yan parang birthday cake na pag-trip mo, uy, may apoy, hihipan natin, ganun. Hindi ganun yun ha. Hindi makukompleto yung orasyon, unang-una. Hindi matatapos yung ritual. So, sayang yung wish mo. Sayang yung pagki-cleansing mo. Kung hihipan mo lang. Pero kung mamamatay siya ng kusa, pwede nyo pong sindihan ulit. Ganun lang, ha? Pagtapos nun, pag namatay na ng kusa yung apoy, pag may natirang tulo ng kandila, ulitin ko, kailangan po natin tong ilibing sa lupa. Sa mga magtatanong bakit kailangan ilibing sa lupa yung kandila, dami naman arky eh, no? Ilibing pa. Yeah, sige. Kandila lang naman yan, no? Pero ganun nga, kailangan kasi talaga yun ilibing sa lupa. Ulitin ko, ang witch cauldron, black candles ay hindi ordinaryong kandila na pwede mong hipan at iwan kung saan-saan. Parang jowa mo lang yan. Ano? Diba? Pagka trip na trip mo, good. Pag may kailangan ka, good. Pag tapos ka na, ayaw na. Wala ka sa buhay mo. Kung ganun, diba? Siyempre, tinulungan ka niya eh.
humingi ka ng pabor sa kanya, so bigyan mo naman siya ng proper disposal, di ba? Siguro naman deserve nilang mailibing ng maayos. Para sa mga ano, sa mga item na may spell, after it serves its purpose, itrato natin sila na buhay dahil gagawin nila na maayos yung buhay nyo eh. Kailangan lang talaga gumawa tayo ng tama at iayos din natin yung mga buhay natin talaga, di ba? Huwag tayo mga kupal, dun lang. Kasi real talk lang ha. Yung iba kasi gusto nila, oo, sabihin natin magic yan eh. Pero huwag ka namang abusado. Yung tipong, o nakita mo yung mga feedback ng iba ang gaganda, tapos biglang sa'yo, feeling mo walang effect, feeling mo walang nababago sa buhay mo. Eh, tanong, nagbago ka ba? Alam mo nang hindi maganda yung buhay mo eh. Pero nanatili ka sa ganong estado ng buhay mo, ibig sabihin, may mali din sa'yo. So, kung gusto mo may mabago, magsimula ka sa sarili mo. Tapos, sabayan natin ang charms na may spell. Kasi, tutulungan ka talaga nila, promise. Hindi ko sinasabi to dahil ako'y gumawa ng spell. Sinasabi ko to dahil marami na rin nakapagpatunay. Hindi naman ako'y nagpipaidback mag-isa ko eh. Maliban sa ako talaga yung unang gumawa niyan. Ako yung unang nagagawa ng ganitong orasyon. Ako yung unang nagagawa. Kasi ginawa ko muna lahat yan eh. Ginamit ko muna lahat to bago ko nilabas sa market. Tapos, kahit na sabihin yung mahal, o edi huwag kayo bumili. Ganun lang naman yun eh. Bakit nga ba kahit mahal bumibili sila? Unang-una, kaya mahal yung item natin. Kasi ayokong pagmura, babaliwalain nyo lang pagkabili nyo. Gusto ko dahil mahal nyo nabili, mamahalin nyo yung item, iingatan nyo yung item. Kasi mahal nyo nabili. Diba? Ganun lang. Ganun lang kadali yun. Ganun lang yung pinaka-meaning, bakit mahal yung item? Tsaka hello, forever mo nang charm yan. Iingatan mo na lang. Kailangan mo lang siyang papatagalin mo lang yung buhay niya. Ganun lang. Iingatan ka niyan eh. Poprotectionan ka niyan. Sasaluhin ka niyan sa mga pwedeng masamang mangyari sa paligid mo. Ganun lang. So bakit hindi natin sila iingatan, diba? Unang-una makakatulong sila sa atin. Tapos yun. Huwag kang umasa na may magandang kapalit kung gumagawa ka rin ng masama sa iba, diba? Tsaka, nga pala guys, etong kandilang to, tsaka yung mga ibang pang-cleansing natin, hindi yan ginagamit na pang-sindi ng wishing paper, ha? Unang-una, yung wishing paper, pwede niyo pong sindihan niyo ng posporo. Yes, sir! Yan. Tapos, yun din, pagka naubos yan, diba, naubos na, ilibing niyo rin sila sa lupa. Tapos, kahit naman walang, kahit sementado yung buong lugar nyo, maghanap kayo ng lupa. Kahit po sa flower pot, sa paso, ganun, ilagay, basta nakalibing. Huwag lang yung mahuhu kayo ng aso. Baka naglibing ka eh. Isang daan ko lang eh, nakita ko rin yung nilibing mo. Diba? Parang mas maayos naman siguro kung tinulungan kayo. Tapos, mailibing nyo lang din sila na maayos. Yung maayos na hindi sila maibalik man lang din sila sa lupa. Ganun. So, ulitin ko guys, kung ayaw mong gawin sa'yo ng ibang tao, huwag mo rin gagawin sa iba. Okay? Tapos, kung ano man yung mga magiging magandang madadala sa'yo ng mga charms, kung ano man ang i-wish mo dito sa Black Candle na to, at magkatotoo man lahat, at mabigyan ka man ng maraming blessings, huwag na huwag niyong makakalimutang magpasalamat. At huwag na huwag niyo ring kakalimutang tumulong din sa iba. Yun lang. So, dito nagtatapos ang video na to. Good luck and more blessings. So, sa mga chismosa kong kapitbahay dyan, hi, shout out naman dyan. Alam ko, papanood niyo rin tong video na to. At sana kahit ganyan, huwag kayo mag-isawang sumuporta sa Witch Cult and Charms. Ako nga pala, si November 2, na nagsasabing, ang buhay ay weather-weather lang. Charot. Pag may blessings na dumating sa atin, mas magandang tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. Lagi niyang tatandaan yun, ha? Okay. Yun lang. Tapos, pag may iba pa kayong tanong, paki-comment lang sa baba ng video na to. Maraming salamat po. God bless.